loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, big na patigilan, at nakapi ng mga mamahalin sa sakyan. Mga bentay na laging bulong ng gulong, wala namang kasal pero marami ang nasa barong. Lumabas pa ng ulan ay walang utas ang bubong, mga katulog siya na hindi kilala ang totoo. Ang kanon ay simuti na lakas na nasa kamon, kahit na hindi Pasko sa lamesa ay hamon. Sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan, sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan. Tao na nagmamayari ng isang upuan, may pagkakataon pinagkakagawan. Kaya naman di niya pinagkakawalan, kung makikita ko lamang siya ay ang sisigawan. Sa taong nakaupo, alam niyo kung matagal ang bigas namin ay dipuno. Ang tingin ng bahay namin pinagtagpitagping, pero sa gabi sobrang init na tumuntun na ang nayero na di kayang mininom. Bakit ilagay sa inumin, pinagulong tubig sa lumang tapo rin uling-uling gamit ng paggatong lamang na inanod sa estero na nagsisipin kusina sa umamay. Aming banyo ang aming inay na may kayamanan ni sa kaldero gamit ang paggang aking ama ay sumeldo, pero kulang na kulang pa rin ulam na tuyo. Kasi ang 50 peso sa maghapon pagkakasyahin, hindi ko alam kung talagang maraming harap kung mataas lang ang bako doon at tubulag-bulagan namang pero kahit sa dami ng pera nyo walang dokong na makakapag pa rin ako ng mata nyo. Kaya pagkang masyadong halaga, bato-bato sa langit, ang matama ay wag magaling. Bato-bato, bato once again, kami po ang Mr. Nasa.